Good morning! So ngayong araw, samahan niyo po ako sa paghahanda ko papunta sa wedding. Pero bago ang lahat, ay ganito po ang nangyari. At dahil nga May ngayon, so ang daming nagpapakasal. At isa tayo sa naimbitahan. Gaya ng maraming guests, naging struggle ko rin kung ano ang susuotin at anong kulay. Pero sabi ni husband, ay kulay white daw. So sabi ko sa kanya, ba't ako magwa-white? E di ba yung ikakasal lang yung magwa-white? Dahil nga confused ako, tinanong ko directly yung ikakasal, yung groom. At sumagot naman yung groom kahit sobrang busy niya. At ito yung response niya sa akin. Uy, be, ano yun? Ang layo nung hinanda kong damit sa motif nila. So medyo chill lang ako, konti. Kasi meron naman akong blue eh. Yung lagi kong sinusuot. Yung kakulay ng offering bag namin sa church. Pero be, bakit? Hindi na masara. Hindi na ma-zipper. So tulala ako ngayon, girl. Iniisip ko paano ako tumaba. Anong kinain ko? Bakit ako tumaba? Bakit hindi na siya magkasya? Kaysa matulala ako ng kakaisip at kakatanong paano ako tumaba. At dahil nga maraming tela dito sa bahay, so ito na lang. So inisip ko, hindi naman siguro sila magda-darker shade sa kanilang bridesmaids dresses. So safe to. Wala akong makitang gray. Hindi ko rin pwedeng piliin yung light. Kasi may aatinan ako next week na light yung shades nila. So, for me, the best yung color na to. So, ito na lang talaga. Kahit pala guest, medyo mag-iisip ka talaga kung anong susuotin. So, napainom nga ako ng tubig, guys. Kasi iniisip ko, talaga bang magtatahi ako? Talaga? Ngayong araw na yung kasal, ngayon ako magtatahi. So, kailangan, 2 oras, kailangan tapos na ako. Kasi this time, 11 na to eh. So, I have 2 hours. So, sige, tahi tayo. At least we try. At hanggang sa natapos ko na. Nung natapos ko na, medyo sabi ko, baka ma-overdress naman ako. Kasi hanggang lapag or floor yung ginawa ko. So, ginupitan ko siya, girl. Inisip ko na, may oras pa ba ako? Yes, may oras pa. Uy, ano ba? Ang tagal mo magupit. Sige lang guys, kaya natin yan. Ahabol tayo. Kahit sa kainan na tayo dadating. Ahabol tayo, kakain na lang tayo dun. Aimin na yung madadat na natin. Aatin tayo, walang makakapigil. Sa totoo lang, ayaw ko na maging busy talaga. Kaso ang daming bills na babayaran. So dahil nga ang tagal nito magupit, ikakwento ko na lang kung ano ang plano ko ngayong araw. Dapat, pagising ko, papunta ko ng DV. After DV, tsaka ako pupunta ng wedding. O, diba? Ganun ang plano ko. Pero ang hirap kulayan. Isang gupit na lang. Ge. Kunti na lang din yung pasensya ko. Mauubos na. Finally, guys, tapos na ito. Akala ko makakaalis na ako. Pero ito yun. Ito talaga yung nagpa-late sa akin. Kung kailan naman paalis ka, doon mo maaalala na wala ka palang susuotin. So, ang laki ngayon ng problema ko. Ano sasabihin ko sa groom, na friend ko, na ba't ako na late? Kasi naglaba muna ako ng panty. For the past 3 weeks kasi, sobrang dami kong ginawa. And hindi ako nakapaglaba. Huwag sana ako itanggi ng mga kaibigan ko pag napanood nila. Hindi uso ang sumusuko sa atin. Matutuyo din to, guys. Tiwala lang. Ganito lang naman yung mga ganap ko sa buhay, guys. Pang normal na tao. Tulala na ako dito, guys. Dahil mukhang hindi talaga tayo makakarating, guys. Nung natuyo na yung pinapatuyo ko, nisip ko hindi na ako tutuloy kasi late na. Pero valid naman siguro yung reason ko, no? Ayan, nahinanap na ako ni David. De, syempre, inis na yun dahil kanina pa ako inihintay. So, magsusorry na lang ako sa aking
friend na hindi ako natuloy. Ito pa. Ito pa. So, thank you so much for inviting me. Thank you. So, hindi na ako tumuloy, guys. Hindi na ako tumuloy, guys. Huwag na natin ipilit. So, hindi na. So, hindi na ako tumuloy. So, hindi na lang ako tumuloy. So, sorry na lang sa... aking friend or churchmate na hindi ako natuloy. Thank you so much for watching, guys.